mukhang parte kayo ng Pilipinas. Alam nyo, maganda nagaganap sa Pilipinas ngayon, lalong-lalo sa ating capital city na Manila at ang mga karatig po, dahil for the first time sa napakahabang panahon, nagkaroon po ng panawagan ng ating Pangulo na linisin ang Manila Bay, katulad nung ginawa nilang paglilinis sa Boracay. This time, napakaraming volunteers ang nagpunta sa Manila Bay upang makiisa sa paglilinis ng napakarumi nating pinagmamalaki sana na Manila Bay, dahil ito ang isa sa may pinakamagandang sunset sa buong mundo. Subalit nasayang dahil sa dumi nga ng kapaligiran. Pero unang araw pa lang ng cleanup, napakalaki na po ng pagbabago. Napakarami ng mga nag-volunteer sa tansya ng mga pinuno ng ating bayan ay 7,000 volunteers mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ang nagpunta at nakiisa para linisin ang Manila Bay. At nakikita naman natin na napakaganda na epekto nito. Ang daming mga netizens, ang daming mga sa lahat ng news halos dito sa Pilipinas, yan ang balita. Pinakita yung pagbabago ng Manila Bay noon na punong-puno ng basura at Manila Bay ngayon. Pati ang mga nagtatapon ng basura o nagtatapon ng dumi direkta sa Manila Bay tulad ng mga restaurant ay balak ipasara ngayon ng ating Pangulo kung hindi sila susunod upang linisin lang kanilang mga waste bago itapon sa Manila Bay. Nakakatuwa, dapat ang mga Pilipino ngayon ay nagdiriwang. Ang dami po natutuwa, ang dami na muling bumabalik sa Manila Bay para mamasyal, magpahangin at hintayin ang sunset. Subalit, tuwan-tuwa, maski mga kababayan natin sa ibang bansa, pag nakikita ang tsura ngayon ng Manila Bay, ay napakaganda, napakalinis. Pero hindi pa kasing linis ng gusto natin dahil hindi pa naman din pwedeng paliguan. Dahil yung ilog Pasig, dun pa rin naman tumutuloy. Pero yung basura, definitely, bawas na. Tsaka may effort ng mga tao na linisin talaga to. So lahat, halos ng sektor ng lipunan, pag nakita nyo Manila Bay, matutuwa kayo. Maliban dito sa mga congressman na tinatawag nating makabayan black sa kongreso. Naglabas nung Martes, January 29, ang mga congressman na to ng isang resolution na pinatitigil ang paglilinis ng Manila Bay. Tandaan nyo po, ito yung mga congressman na yan na binoto ng mga tao para maggawa ng batas para sa mga mamamayang Pilipino. Etong representative ng Alliance of Concerned Teachers, si Antonio Tinio at si Franz Castro. Representative ng Anak Pawis na si Ariel Casilao. Bayan muna Representative Carlos Sarate. Gabriela Representative Arlene Brosat at Emmy De Jesus. Kabataan Representative Sara Elago. Etong mga tinatawag nating makabayan black congressman sa Senado, sa Kongreso, sila'y nananawagan ipatigil ang paglilinis ng Manila Bay. Lahat ng Pilipino natutuwa na lumilinis sa Manila Bay, maliban sa mga makabayan black na to. Eto naman lahat ng issue, tinutulan ito mga to. Hindi ba nila makita na natutuwa ang marami? Na unti-unti ay may tamang direksyon papunta sa paglilinis ng Manila Bay. Akalain yung tinutulan pa rin, para for the sake lang na makatutol. Ano ba yung sinasabi nila? Kinakailangan daw. May duda sila, baka kaya nililinis dahil magre-reclamation. May duda sila na saan naman mapupunta yung mga non-formal
o yung mga tinatawag natin sa madaling salita na squatter na naniraan sa Manila Bay, kawawa naman daw sila. Eh, talagang ganun ang buhay, hindi naman nila kanila yun eh. Hindi naman sila dapat naroon, doon nakatira sa Manila Bay. Kaya nararapat lang natanggalin sila, o sabihin natin, eh, ang tatapang natin magsalita kasi wala tayo sa kalagayan nila. Hindi po totoo yan. Kami po mga taga-Sapampalay kami, dati rin kaming mga squatter sa Maynila. Oh, siyempre, nung una, nung pinalalayas kami ron, nag-react din yung mga magulang namin na ganyan. Saan nyo kami dadalhin sa Sapampalay? Anong hanap buhay doon? O ngayon, may mga bahay at lupa na kami rito. Maginhawa na ano, hindi na kami nag-squatter. Ganon din, bigyan din natin sila ng bagong buhay, hindi yung pinatangkilik natin sila sa maling palakad. Eh, alam, aminin man natin hindi, etong tinatawag nating informal settlers na ngayon, hindi na squatter, etong isa sa nagdadagdag ng dumi sa ating Manila Bay. So, eto yung kaya tinututulan ng Makabayan Block tong paglilinis at sila na lang po ang tumututol. Buong Pilipinas natutuwa na gumaganda, lumilinis ang Manila Bay. Isa sa pinagmamalaki natin yan dahil dito may pinakamagandang sunset, pinakamagandang bukang, ay hindi pala bukang liwayo, takip silim. Dito sa Manila Bay, pero napakarumi. Nung nililinis na, akala natin matutuwa na lahat. Hindi po. Wala pong kasiyahan tong Makabayan Block na to. Lahat tututulan nila. Tinututulan pa rin ang paglilinis ng Manila Bay. Siyempre, lahat naman ng bagay pwede mong tutulan. Pero hindi sa gantong paraan. Naglilinis na, tinututulan pa. Yan ang sinasabi kong nauoberan tayo. Sumusobra na yung pagkalinga natin dito sa mga Makabayan Block na to, masyado na nagig-spoiled. Alam nyo, hinalal natin sila sa Kongreso hindi para tutulan lahat, kundi gumawa ng mga batas para sa kagaganda. Sino ba ang Pilipino na ayaw luminis yung Manila Bay? Diba? O isipin natin mga kababayan. So tuloy-tuloy natin, huwag tayong maniwala na dapat tutulan tong paglilinis ng bay. Kung ano man ang dahilan nila, kanila sa paniniwala, siyempre lahat yan may katwiran para makatutol, no? Pero tayo, tuloy-tuloy natin yan. So mga kababayan, saan man kayo, mabuhay tayong lahat.